Hi guys! So, medyo madilim ngayon sa area natin ngayon sa pagbibideo kasi nga nandito po tayo sa car park at hinihintay ko po si Palalabs ko. Malapit na po siya matapos sa work niya. So, I'm here. Ito yung rason bakit ayaw ko talaga pumunta dito sa city. Kasi napapabili po ako. Yan. Napabudol na naman tayo. Alam niyo naman ako talaga yung Reyna ng mga gastadora. O, kayo din ba? So, anyways, in today's video, mag-unbox po tayo ng jewelry. Kahit na, as you can see naman, tingnan nyo naman yung itsura ko. O, yung katawan ko. Ang dami ng bling-bling. Sana yun yung isa. Ah, nandito pala. So, anyways, yun na nga, ang ganap today, kanina umaga, nagtrabaho na ako, tapos nung lunch time, sabi ko sa asawa ko, sige mag-ano tayo ng lunch day tayo. Ako yung magbabayad, o, oh, pack, ganun. So, yun na, nag-lunch, nag-ano kami, o, oh, nag-date lunch, ganun ba. At, pagkatapos nito, yun na, pumunta siya sa work, and ako naman dito naghihintay sa kanya. Then, since it takes time pa naman bago siya dumating, kaya gumala na ako sa ano, sa mall dito at napabili na ako kasi dito kasi sa Darwin, dito sa city ang wala talaga silang mall na para damit, ganun, konti lang siguro Cotton On yung mga ganun, tapos hindi man, ayaw ko man yung mga ganun product, ay. So yun na, na-enjoy ako kapag pumunta ako dito sa Darwin City. Ang ano, nai-enjoy kong gawin is mag-ukay-ukay. Kung hindi mag-ukay-ukay, bumili ng sunglass. Kung hindi sunglass, bibili ng jewelry. At si Kunti, tingnan nyo naman guys, ang ganda-ganda ng earrings. Sobrang ganda. So, alam nyo, kapag nandun na ako sa jewelry shop, alam nyo, ang daming sales. Merong gold, merong gemstone, ang daming selection. Tapos, pag nandun ako, nahihirapan ako, sabi ko, ano ba yung ano ko? Oh, yung piliin ko, gemstone, gold, Swarovski, Elaine. Pero napaisip ako, gusto ko kasi yung jewelry na daily use. Katulad nito, yung kahit ganito, daily use. Ito, I don't think that this is a daily use. For me, it's like an event or gala na ano, na a big gala, ganon. Ito, tingnan nyo naman ang ganda nito. It's a swan. So, I've been looking for ano, jewelry na swan at nabili ko siya sa Kashurina. So, anyways, mag-unbox na tayo. Hindi na natin patatagalin. At hindi ko nasabi. Ang ngayon, finocus ko na yung sarili ko. Oh, sige, pag bibili ako ng jewelry, pipili ako na talagang gusto ko. Yun bang kitang-kita ko yung design? Kasi whether gold man yan or gemstone man yan, pero naano ako, hindi ko ba alam kung worth it ba bumili ng sterling silver na jewelry. Kasi mabibili mo lang din naman sila sa ano eh, sa nasubukan ko sa an ba yan? Sa Shein, meron may binibenta sila yung sterling silver jewelry, tapos murang-mura pa. So yun, inisip ko na lang, bibili na lang ako ng jewelry na di ko mabibili sa Shein. Oh, tapos pipili din ako yung maganda yung design pero ang laki ng ano, discount or percent off or sale, ganun. So kaya ito yung dalawang napili ko. Yung first, ito na lang muna. Ito is topaz, gold at saka diamond. Yan yung ano niya, o combination niya. So ito na siya. May dalawang option. Gusto ko talaga yung red kasi yung red, konti lang yung ano niya, o yung percent off niya. Ito, ano ba to ha? Siguro nakasave ako dito. Hindi siguro, nakasave talaga ako dito ng $200. Yan. This one is gold. Tapos dito may diamond. Tapos sa gitna is topaz. Yan.
So, ang yung isa kasi na ruby, gusto ko din talaga yun. Kaso medyo mahal siya kaysa na to. So, ganito din yung design niya. Pero, ano dito, parang drop. Raindrop yung dito sa gitna. So, maganda naman talaga siya kapag yun yung pinili ko. Tapos, kitang-kita or at nakaka-attract talaga yung red. Ang problema nga lang, o hindi naman problema. Ano, oh. Madami na kasi akong red na jewelry, red na necklace, red na earrings. So, nung pag-purchase ko, yun talaga dapat yung ipapiliin ko, yung color red. So, sinabi ko kaagad yung sa tindera o sales lady na, punch mo na. Kaya huwag na muna, ito na lang yung piliin ko. Kasi, wala pa kasi akong ganito, topaz. So, yan, ito na lang pinili ko. At saka, may mga damit naman ako na magbabagay sa ganit as an jewelry na to. At ang pangalawa is, Swarovski. So, sa mga ano dyan, mahilig sa Swarovski. Taas ang kamay, char. Or, comment na kayo, comment down below na kayo kung isa kayo sa mga Swarovski lovers. So, 'di ba meron yung yung si Andrea. Sino ba 'yun? Yung singer sa ibang sa Amerika. At siya yung siya yung model nito or endorser. Tingnan natin, i-open na natin. Ta-da! So, yan. Ang ganda. Ang rason bakit ko gusto yung jewelry ng Swarovski kasi yung quality ng crystal niya talagang napakaganda. Alam niyo yung parang nag-shining, shimmering, splendid talaga siya, guys. Kaya binili ko to at saka murang-mura na rin kasi nabili ko lang siya ng 99 tapos yung original price is nasa 200 plus ata yun. Tapos, ang kagandahan pa nito is adjustable yung yung design niya. Yan, pwede mo siyang, pwede ko siyang gamitin na ganon. Like chain na neck chain. Or, ito, yung ganito, parang normal na necklace. Ganon. At ang kagandahan pa nito, talagang klarong-klaro. Yung bang, uy, may necklace ako. Yun, ganun ba? Hindi yung necklace na tago. So, yun na. Tapos, meron pa akong isang necklace doon na bago ako magbakasyon. Sana mabili ko. Kasi, yun na nga, sabi ko, diba, next year, hindi na ako bibili ng kahit ano. At, gusto ko sana mabili yun. Pero, mahal nga lang. Nasa, well, worth it naman. Kasi, yung normal price niya, yun ay isang tunay na gemstone. Or, gemstone ba yun? Basta, crystal siya. Then, surrounded by diamond. At para siyang, raindrop yung design niya. Then, rose gold yung chain. At saka, yung price niya, yung original price niya is nasa 780 plus. Tapos, naging 249 na lang. So, talagang malaki din talaga yung masisibo sa mga 500. Magpa-500 yan. So, siguro, yun yung next na bibilhin ko. Pero, yun nga lang, since crystal siya, tapos, parang ganito lang siya kalaki. Yung eto. Ganun lang siya kalaki. So, worth it ba talaga yung price niya? At di ko rin alam kung masasanla ba o ano. So, kaya pinipili ko talaga yung jewelry na mai-enjoy akong suotin at pwede siyang magbabagay siya sa magbabagay siya sa mga damit ko. At isa pa is elegante ba siya? So, that's all for today's guys. Ilang tulog na lang. 15 days. 15 days ba? 15 kasi 13, 14 na ba tayo? Kung 14 tayo ngayon,
16 days na lang. And it's gonna be my vacation day. Magbabakasyon ako sa Pilipinas. So, sa mga OFW natin dyan, nakabakasyon na ba kayo? Save din pag my time. Okay, that's all guys. Keep safe everyone and see you in my next video. Love you all.